Aldrin, Alvin, Krister, Christian, okay, James, Christian, James, Christopher, John, Kian, John, Rian, Lyrian, Lyrica, Caroline, Kimberly. Before I introduce to you what will be the lesson, ako po si Fershaline Vivelen, advisor po ng Grade 7 Jack ng Pangasinan School of Arts and Trades. For example, don't put all your eggs in one basket. Last week po nag-start yung aming klase, tapos may napansin po kong kakaiba. Kasi po may binigay po sa aking listahan ng mga pangalan ng mga estudyante po for this school year 2017-2018. Tapos napansin ko po dun sa list na binigay po nila sa akin, may mga highlights po yung mga names. So ang akala ko po, magkakapatid lang po sila. Kasi po usually, meron po magkakapatid na pumapasok na sabay. Sabay po silang pumapasok sa school. Ngayon, pinag-recite ko po sila yung mga estudyante ko, 7 Jack. So nakita ko po, magkakahawig, magkakamukha po sila. What will you answer? Kaya nung nagulat po ako, natuwa. So, nung nagpakilala po sila sa harap, dun ko na pagtanto na talagang kambal at magkakapangalan po sila. Kasi po, ang pag-re-register po sa amin, pagkukuha ng mga section, by general average po nila. So, yung general average po nila, hindi nagkakalayo. Yung iba po, parehas po yung general average nila. So, kaya po magkaklase po sila. So, nung na-meet ko yung mga 7 twins, nung una, challenge, pero parang luck na rin siya. Kasi parang niyakap po siya na challenge to, hindi naman to ibibigay sa akin kung hindi ko kayang gampanan yung pagiging teacher sa kanila. So, yun po. Naka-English, naka-ibang dialect. Sabi daw nila, lucky pag may twins. Actually, hindi pa po masyado. Kasi parang second week pa lang po ng aming klase. Pero habang napapansin ko po, yung iba, mas matangkad. Yung iba, mas maikli yung hair. So doon ko po sila na-identify. Parang si Alvin at Aldrin, si Alvin yung may nonal. Si John and Jay naman, si Jay yung may birthmark sa mukha. Mas matangkad po ako sa kanya. Bilog po yung mukha na ako po, pahaba. Si Caroline at si Kimberly, sila yung dalawang madaldal silang dalawa, pero fashionista yung isa si Kimberly. Mahilig sa makeup, sa mga fashion, samantalang si Caroline naman mahilig. Sa nursing po siya, kasi yung maging nurse. So, si Kimberly yung medyo masungit. Pag unang tingin mo sa kanya, hindi kanya kakausap. Ang kapatid ko ay maganda, masungit, at matulungin. Ang kapatid ko rin po ay matulungin, maganda, palawi. Magkaiba po kami lagi ng accessories. At sa headband and salamat. Naka-short and t-shirt. Ayun po, kadalasan sinusok ko po. Ikaw? Naka-ligas. Nakasalamin po ako kasi ginagaya ko yung kuya. Ang mga estudyante ko po may iba-ibang economic status sa aming school. Yung iba, nagtitinda ng mga gulay. Yung iba, nagtitinda po ng mga kwek-kwek, fishball. Yung iba naman po, nasa bahay lang, guided by the parents. Yung iba, OFW po ang mga parents nila, kaya ang kasama nila yung mga lola nila or mga tito. Si Alvin at si Aldrin, ang napapansin ko sa kanila, gusto na nilang umuwi pag lunch break. Kasi pagdating daw nila sa bahay, si daddy daw po nila nagluluto ng pagkain. Tapos after nilang kumain, kung hindi si Alvin or si Aldrin ang maghugas ng pinggan, yun po. Minsan po nag-absent na sila ng hapon kasi late na daw pong nakakapagluto yung daddy nila. So hindi na sila nakakapasok minsan ng hapon. Pangarap kong maging police. Sana matulungan ng bayan. Police rin. For example, Alvin! James Christian and James Christopher, sila po yung kambal na makikita mo yung difference. Physically, makikita mo na magkaiba talaga sila.
Pero pagdating sa mga ugali, parehas silang tahimik. Tapos hindi sila magsasalita pag hindi mo sila kinausap. Ganun po yung ugali nilang dalawa. Tapos tahimik, madaling bigyan ng direction. Pag gawin mo to, gagawin. Yun po si ano, James Christian and James Christopher. Ang aking kapatid ay matangkad, mabait, at matalino. Ang aking kapatid ay maliit at masipag. Mabait siya kasi nagbibigay ng pagkain. Makulit siya kasi lakad ng lakad. Ako po si John Rian Titan. Ako po si John Kian Titan. Magulo siya at saka makulit. Siya po, makunahan din minsan. Si John Rian at si John Kian, sila yung dalawang palatanong, mahiyain. Yung isa, tatawagin mo pa para pumunta sa klase. Tapos susunod po yung isa. Ganun po silang dalawa. Ang mga problem na kinaharap ng mga estudyante ay through financial problem, family problem, kulang yung mga gamit nila, hindi nila alam kung saan nila kukunin, kaya ang ginagawa nila, nag-absent na lang. Dito ko mapapansin na kahit na may ganun mga problema, porsigido pa rin mag-aral yung mga bata. Pangarap ko lang naman po sa mga kambal ay maging mabuting tao, maging matulungin sa kanilang mga klase, maging humble, kahit na pito silang kambal sa aming school na pag-uusapan, ay dapat maging estudyante pa rin sila at maging magandang ehemplo sa mga kapwa nila estudyante. Bilang guro, masabi ko pong swerte po ang mga kambal. Sabi nga nila, lucky 7 in grade 7. I-embrace ko na po yun na sila'y maswerte at gagawin ko po ang lahat para lang matulungan silang mapagtapos ang grade 7.